channel. So for today's video, I am going to show you a very special part of my room. So if you want to know more about this area, then please keep on watching. So as you can see, so ito yung pintuan. So pagpasok kong ganyan, on my left is my workstation. So guys, nandito na tayo ngayon sa aking workstation area. So as you know, dala-dala na yung job ko ngayon. So I really need some space para mas komportable mag-work. And before, I will show you what I use sa aking work. So bumili lang ako nito sa Shopee, if I'm not mistaken. So this is a bedside table. So ganyan lang siya. Mababa lang to, super. Siguro mga wala pa tong 2 feet. Yan. Sobrang baba lang niya. Para lang siya yun sa mga hospital. So, yun lang ginagamit ko dati. And in the long run, maganda naman to na investment kasi pwede ka sa bed mag-laptop. And malaki siya eh. Nakakapaglay ka ng drinks mo. Dito, nakakapaglay ka ng mga notebook mo, tas laptop. Pero yun nga, sa katagalan, hindi siya magandang gamitan. Especially sa mga medyo sakitin yung likod. So, yun yung naging issue ko. Kaya, I had to purchase talagang magandang gamit for my work. So, yung table and chair na yan is a Scandinavian set. So, I got it sa Facebook Marketplace. So, actually, marami talaga sa Shopee and Lazada, pero it's very hard to communicate with sellers kasi matagal silang mag-reply. And gusto ko kasi as much as possible maiwasan yung pag mga ganitong gamit or material, alam niyo naman na prone sila sa damages along the way na i-deliver sila or ship sila sa inyo. So as much as possible, gusto kong ma-quality check before ma-send sa akin. So yun, luckily sa Facebook meron and super lapit lang sa amin. So this is the chair. So huwag niyo pansinin yung nakasapin kasi mainit. So plastic material siya. And pero kahit plastic siya, it's very sturdy. And guys, ang bili ko pala dito is 2,250 pesos for this. Ayan siya ha. Kasi meron siyang mouse pad eh. So, ayan yung tunay niyang material. So, sobrang ganda kasi it's white. And it's aesthetic. It goes with the theme of our house, which is black and white. Well, wala na tayong choice sa wooden. Pero I think it's still, alam mo yun, it still complements the theme. And kita niyo naman, grabe parang naging in-depth tong ano, design video tong ginawa ko. Pero guys, sobrang ganda, sobrang worth it nito. Like, pinakita na ng mga friends ko, gusto nila bumili din. So ayan, komportable naman tong chair, pero kailangan niyo talagang mag-tutorial, manood ng tutorial video sa YouTube. Kasi guys, nakatatlong baklas kami dito, talagang nagkamali kami ng mga pag-match-match. So ayan, nagpunta tayo. So, meron pa nitong isang klase, yung button chair, yung parang foam yung buong chair, pero ang hirap niyang hanapin and usually, sinisell siya by piece or per piece, so hindi to kasama and mas mahal siya, so mas okay na bibili kayo ng set. And i-deliver to guys ng naka-disassemble ha, so it will take time para i-assemble niya. Pero pag nakuha niyo naman yung technique, madali lang siya. Okay, so now let's move on to my workstation. So ito, itong video na to, hindi ko pa rin nagagawa yung house tour kasi hindi pa talaga fully complete or finish yung bahay. Pero itong area na to, I think I can share it with you. So, dun sa aking, itong pwesto na to dati, mayroon ditong mega box. So, dun ko pinapatong itong mga gamit na to. And ayun nga, hindi ako nakaka-work kasi masyado siyang mababa. So ngayon, I'm happy that I have a table. Pero nakita niyo naman marami nagaganap sa table ko. Pero organized yan guys. Ha? So unahin natin tong bag na to. Itong bag na to, siya yung everyday bag ko. Hindi ko siya sinasabit somewhere kasi feeling ko mabigat siya para isabit. And wala rin akong ibang place sa kwarto na pwedeng paglagyan sa kanya. So I think that's the best spot for it kasi easy access siya eh. Madali ko siyang makuha, madali ko rin siyang ibalik. Kasi everyday ko naman siyang ginagamit. And of course, naglagay ako ng tumbler kasi si uhawin ako. So, tsaka itong bahay namin hanggang second floor. So, alam mo yun, mahirap punta sa kusina para kumuha ng tubig pag nauuwaw ka. So, kailangan mo yun. And now guys, sobrang init ang panahon. Kaya, ilang beses talaga akong kumukuha ng tubig. And of course, ano naman to? Hindi naman to, kumbaga
nagmo-moist at mababasa yung table. Pero naglagay ako ng coaster kasi sometimes nag-aakit ako ng soft drinks, ng juice, or ng mga milk tea na binibili natin, di ba? So, yun yung madalas makabasa. And ayoko naman mabasa yung ating mouse pad. So, itong mouse pad, nabili ko to sa Shopee. Ito po ay 159 pesos lamang. With, ano na yan, shipping fee. So, super, super, siguro parang mga 130 pesos lang to. Napakaganda na material niya, guys, kasi tignan nyo dito, parang leather or gamusa siya na material. And, imagine nyo na lang, kung gusto nyo malaman yung quality nito, imagine nyo na lang yung placemat na pinanipis lang ng konti. Ganun siya. So, hindi siya yung the usual mousepad na nabibili natin na tela. Yung pagpawis yung gumagamit, ang baho. Yung mga computer shop experience niya. So, hindi siya ganun. Sobrang ganda nito. Tsaka, ayun nga, di mo nakulahan talaga. Ito na yung pinaka-mousepad mo. And at the same time, hindi madudumihan yung white material, yung table, and also, ano siya eh, parang pinakasapen ng table. So, I have here my, what you call this, earphones. Kasi sa laptop, minsan gusto mo nang mas marinig yung pinapakinggan mo na music or video. So, parati akong bigayin. And parati kong kausap yung boyfriend ko and si daddy sa online, so lagi akong may earphones para pag nandito si mommy, hindi siya ma-istorbo. Pero kadalasan speaker talaga, para minsan kasi mas nakaka-distract for me eh pag naka-headset. And eto, so meron akong dalawang notebook. Eto kasi nilabas ko na siya kasi malapit na itong maubo. So etong notebook ko naman, sobrang dami ng purpose in life kasi naglilista ako ng mga gastusin, ng mga activities ko for my full-time and part-time work. So, ako yung tipo ng tao na mas gusto ko yung nagsusulat kesa sa nino-notes ko sa computer. So, mas ganun ako. So, I have my pen here. Dun sa nakita, kung napanood niyo yung vanity tour ko, yung vanity table tour, nandun lahat yung mga supplies ko like ball pens. So, more on makikita niyo sa table yung mga talagang every hour, every day ko ginagamit. Next is, itong mga to. So, meron akong, syempre yung clam natin, yan, sa buhok. Eto, ginagamit ko yan lagi. Yan. Yung chapstick. And of course, guys, pag hindi nyo na kaya, stress na kayo. Makikita nyo naman ang Efficacent na ating, ano, kasangga sa stress at hilo at sakit ng ulo. And hindi mawawala ang mahiwagang alcohol. So, alam nyo naman, kontigibog kailangan natin mag-sanitize. So, ayan, dalawa. Tigda dalawa kasi paubos na yung isa. So, alam nyo na, may spare na dyan. And of course, I got this as a gift from our ano friends office. So dito ko ininstand yung phone para I can watch kung marami akong ginagawa sa laptop or pag may kausap ako. And then of course, ayan, meron akong external keyboard, spare keyboard para natutunan ko to sa work ko din kasi para hindi nabubugbog yung keyboard ng laptop. Pero kung hindi naman kayo talagang keyboard warrior na yung work niyo naman hindi ganun ka demanding, huwag na kayong bumili nito kasi parang aksaya naman sa pera. Pero sobrang helpful kasi kung ikaw mag-type eh parang galit at marami ka masyadong ginagawa lagi na gamit ang keyboard, you need an external keyboard para hindi masira yung laptop. And then of course, mouse. So set din to. Nabili ko to for siguro less than 2,000 lang to, yung Logitech. Kapag naman plain lang ni Logitech, mura lang eh. Tapos set pa siya, so sulit. So parang 1,899 yata, ganun. Tapos, ano pa bang gusto nyo malaman? Eto, mura lang to. Parang nasa 200 below lang to sa Lazada. Maganda to, guys, kasi na-a-adjust to. Pero wag nyo lang siyang laging i-adjust. Kasi, syempre, luluwag siya. And, of course, yung laptop ko. So, wala naman na tayong kailangan dyan. Lenovo lang yun. So, pangarap kong bumili ng MacBook Air or MacBook Pro. Pero, let's see with the money that we have in the future. So, that's my laptop. Maganda naman siya, guys. 4GB RAM lang to, pero i5 siya at 8 gen siya. Kumbaga latest siya, RAM lang talaga mababa. Pero ang ginawa ko rito para mas bumilis siya, in-upgrade ko siya ng 8GB pa. So that's total of 12. And alisin natin yung laptop, makikita niyo yung cooling pad na napaka-useful. Hindi na siya gumagana. Kakabili ko lang sa Lazada, Munch. Fake! Ililink ko yun para huwag kayo bumili doon. 400 plus, sis, kasi 6 daw yung fan, tapos mga ilang araw lang hindi na gumagana. Ano yan? Scam! So, syempre, para naman hindi masayang masyado, medyo ginamit natin siya. Para hindi umiinit yung laptop. So, pinagpatungan ko na lang siya ng laptop. So, that's it. That's the
most sacred part of my room. Kasi dito talaga ako almost the whole day dito sa aking workstation. So, pagkagising ko pa lang sa umaga, hanggang sa madaling araw na oras na natulog, dito pa rin ako sa workstation ko. This is very comfortable kasi hindi na sumasakit yung likod ko. So, it's a good thing talaga. It's a good investment. So, dahil ngayon work from home tayo, we need to have a very comfortable and convenient place to work sa ating bahay. Kasi, hindi natin alam kung hanggang kailan tayo magsistay sa bahay to work or to study. So, we have to invest on it. And, syempre, ang dami na nga distraction sa bahay eh. So, yung workplace mo pa rin ba, magiging stress pa for you. Diba? So, that's it for today's video. I hope you guys like it. If you do, please don't forget to give this video a thumbs up. Share this to your friends and family if you think this is informative and helpful. And I know it's helpful kasi may mga tips na nakuha at mga presyo. I will try to link everything down below the description box. And, ayun, don't forget to subscribe if you haven't subscribed yet to my channel. Click the bell button beside it so you get notified every time I post a new video. Hindi ko talaga matandaan kung saan yon, so kayo nang bahala alam niyan. Thank you so much guys for watching. I will see you on my next one. Bye!